Thái của ấy na sa second half na ng buwan na to at natapos na po yung part 1 ng ating series na ano ba yun? About life and death. At ngayon naman sa second part ay umpisan natin itong dalawang Friday series, which is about gratitude. We all know the meaning of gratitude, no? It's a feeling of thankfulness or appreciation as for gifts or favor. It's a feeling of gratitude. Yung ginagawa pala natin, yung pagpunta natin dito ay isang form of gratitude. Yung ginawa natin kanina as we worship the Lord. Some of us, for me, I come here, I join the congregation upang purihin ang Panginoon, sambahin ang Panginoon, pasalamatan ang Panginoon sa lahat ng ginawa. And gratitude is a feeling at alam ko or kayo ba ay naranasan nito? Naranasan ba natin ito mula pa nung hindi pa tayo mananampalataya o mananampalataya na tayo? I know lahat tayo ito ay mananampalataya na sa ating Panginoon o tumagyan na sa ating Panginoon, kaya at wala tayong ibang gagawin sa ating buhay kundi ang pasalamatan ang Panginoon. Para sa akin nga, my Christian life is a life of gratitude towards God. Dahil He has blessed us with a new life, new hope for the eternal life. Amen. Sabi nga ng Psalms 68, blessed be the Lord who daily loads us with benefits, the God of our salvation. Amen. Naranasan ba natin ito? Na ang Panginoon ay araw-araw nang bibless sa atin, kaya araw-araw din tayo nagpapasalamat sa Kanya sa pagising pa lang at sa pagtulog din sa gabi. Puro tayo pasasalamat sa Kanya because He has blessed us daily, sabi dito. At sa Psalms 92 naman, it is good to give thanks to the Lord and to sing praises to your name, O Most High. Naalala ko itong isang kapatid ko noon sa kabilang simbahan, si Brother Art Dosgoso. Ito yung palagi niyang binabanggit sa tuwing testimony portion. Sabi niya, ang pasasalamat ay isang mabuting bagay. Lagi ko itong naririnig sa kanya. Nakasulat pala talaga. Nabasa niya pala ito. Saka ko lang nabasa ito. Na yung palang binabanggit niya palagi bago mag-umpisa ng testimony nito, kung siya mismo ang magte-testify, lagi niya binabanggit ito. It's good. Napakabuting bagay ito ang magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. At kung tayo ay may yun nga, grateful tayo sa Panginoon, sigurado ang buhay mo is full of joy dahil meron kang natatanggap. Alam mo, meron kang natatanggap, meron kang tinatanggap sa Panginoon. Lagi kang nakakatanggap sa Panginoon. Kaya naroon yung feeling na
the joy ay narin sa iyo, kaya nagpapasalamat ka lagi sa Panginoon. Amen. At ito nga ay dinadala natin dito. Hindi lamang sa personal nating buhay, dito dinadala natin at ini-express natin yung ating gratitude through worship, praise, singing, and dancing to the Lord. Amen? Amen. At kung masaya nga tayo at nakapagpasalamat tayo sa Panginoon, paano naman kung minsan ay dumadaan tayo sa mga pagsubok? Na pagpapasalamat pa ba tayo sa Panginoon? Amen. Ano yung iba? Yung mga broken hearted o namatayan ng aso, namatayan ng isda, namatayan ng guni, yung isda na brown na namatay, kinalulong ko si Alma. Yan. Ilang araw. Paano nga ba kung nakakaranas tayo ng mga pagsubok? It seems na parang pinabayaan tayo ng Panginoon. No, feeling natin na pinabayaan tayo ng Panginoon, ang Panginoon ay malayo sa atin. Paano ba tayo nakakaranas o nakapagpapasalamat sa atin? Kaya ang text natin doon sa James 1, every good gift and every perfect gift is from above. Amen. Amen. Do we agree? Do we believe? Do we have put our faith dito sa sinabi ni James? Na lahat ng mabubuting bagay ay nagmula sa perfect pa sa atin yan. Ang ibig sabihin din ay kung meron ka mang pagsubok ay isipin natin na hindi ito ang nagagalit sa Panginoon at hindi talaga gagawin ang Panginoon sa atin. We are in the new covenant at wala nang pagpapalo, wala nang pamamalo ng Panginoon sa atin. Kundi blessing. Wala na yung curse in the new covenant. Puro blessings yan. At ito nga, good gift and perfect ay nagmula lamang sa Panginoon. Kung meron ka mang naranasan, ito ay dahil we are living in a fallen world. Nandito pa tayo sa mundo at lahat ay pwede nating danasin. Maganda man, masama, pwede nating danasin. Ang maganda dito ay nariyan ang Panginoong Kristo sa atin. Na gumagawa para sa atin. All things work together for good. For those who love God. Lahat ng dadanasin mo ito ay mayroong idudulot na maganda ito para sa atin. You will become strong in faith or you will become more close to God dahil sa mga karanasan na ito. And don't close hope. Lose hope that in you. Nariyan ang Panginoon para sa atin. Hindi siya magpapabaya sa iyo. At dahil sa mga blessings na ating tinanggap kaya tayo narito, dahil sa kabutihan ng Panginoon, madalas nating papanggitin na sa ating pasasalamat sa Panginoon ay dahil sa lahat ng ginawa niyo po sa atin. Ano-ano pa ba ang pwede nating idagdag doon? Sabi nga sa Psalms, give thanks to the Lord, His love endures forever.
Sa aking mga na-discover dito sa ano, sa lahat ng kapatiyan ng pinag-aaral ko, at nakikinig ako, babasa, meron ako nakita na pwede nga mga rason natin to be thankful to the Lord. Ang verse pala natin ay, ang text natin ay 1 Thessalonians 5:16-19. Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Do not quench the spirit. Ang sabi, makaranas ka man ng hindi maganda o maganda, sabi dyan, rejoice always. Pray without ceasing. In everything, give thanks. Yan ang ginagawa natin. So this is the will of God. Do not quench the spirit. Minsan na hindi tayo naging makasalamatin o kaya wala tayong ganang pumunta rito on Fridays o sa iba pang mga araw na mayroong gathering dito. Kaya dahil pinipigilan natin yung sigaw ng Holy Spirit sa atin. Sana ang Holy Spirit na nasa atin. Kinu-quench natin siya. Pinipigilan natin siya. Managsisigaw na makijoin ka sa mga kapatid. Makinig ka sa mga kapatid mo. Makipag-fellowship ka sa mga kapatid mo. Yan ang ibig sabihin. Quench. Do not quench the Holy Spirit. And here, ngayon, dito tayo sa mga, para sa akin, dito ay additional reasons kung meron tayong kanya-kanyang reasons kung bakit tayo narito. No? Meron tayong kanya-kanyang reasons kung bakit tayo nagpapasalamat sa Panginoon every day. But ito sa mga, meron ako mga ilang sasabihin dito ng mga quick mga reasons din na idagdag natin to fuel up our gratitude towards the Lord. Una ay yung new covenant. We are in a new covenant. At we are thankful to the Lord that we belong to the new covenant. Dahil kung nasa old covenant tayo, siguro kanya-kanya tayo eh. In the old covenant, kanya-kanya tayo papalitan sa harap ng Panginoon. But we are in the new covenant. At who also made us sufficient, in Corinthians 3:6, who also made us sufficient as ministers of the new covenant. God made us sufficient as ministers of the new covenant. Not of the letter, but of the spirit, for the letter kills. Yun nga yung law kills, but the spirit gives life. We have the spirit. Dadalhin natin ito sa ating pakikipag-share natin sa ating kapwa. No? Dahil nasa new covenant tayo, hindi ito mahirap para sa atin dahil kung sa old covenant tayo ay we minister to others through by example, kung ano yung ipapakita natin sa ating kapwa kung gaano tayo mabait. Diba? Dapat makakapag-share tayo sa kanila dahil mabait tayo. Parang ganun. But in the new covenant, we are sufficient enough to ministers dahil hindi yung sarili natin ang ating dinadala. Kundi ang Panginoong Jesucristo na nasa atin. Ganun ang kadali. Ang
gagawin lamang natin ay ituro ang Panginoon. Na ay siyempre there will be changes in you kung tinanggap mo ang Panginoon. Imposibleng walang changes sa inyo. At ito yung nakikita nga ng Panginoon. Pero hindi mo pwede itong impose sa kanila o i-testify sa kanila na ganun kayo kabait. Nagiging ganun kayo dahil meron kayong ang Panginoon sa Kristo na siyang perfect, na siyang siyang righteous, kung kaya iyon, madali natin i-share ang gospel ng grace ng Panginoon. Amen? Kasunod is we are grateful to God because we are forgiven. Next. For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. We know na si Christ ay nag-offer ng kanyang sarili through his cross. At ito ay para sa kalinisan natin. Amen? Para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Amen? Alright, thank you. He has offered his life to make us perfect forever. Forever. He has forgiven us for past sins, present sins, and even the future sins. Amen. 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 Sabi niya, forever. We are perfect forever. E paano naman ba? Ang sala ko. Hindi ko maiwasan, mayroon pa rin. Hindi ba sapat ang ginawa ng Panginoon sa Kristo? No. Nangingi ang forgiveness dahil sa aking mga sala, sa aking gawa. But Christ died 2,000 years ago. Ilang taon tayo? Wala pang nandiyan. Do we belong to the future? Those future of sins? We belong to the future sins. Kaya we are forgiven totally and forever. Malinis tayo sa kahit malaya tayo makakalapit sa kanya dahil nililis na tayo. We are called to sanctify. Amen? Amen. Kasunod ay freedom. Freedom from the law. Therefore, my brethren, you also have become death to the law through the body of Christ, that you may be married to another, to him who was raised from the dead, that we should bear fruit to God. Itong freedom na to, maraming, ano, mayroong isang pastor na sabi niya, oh, nasa grace kayo o nasa new covenant kayo, maaaboso niyo lang yan. Magpakasasala kayo sa kasalanan. No. Sabi diyan na we die to the law through the body of Christ. Dahil niya nais niya na magkaroon ng union sa atin. He freed us for us to bear fruit to God.
dati nakakagawa tayo ng mabuti nung hindi pa tayo mananampalataya. Nakakagawa tayo ng mabuti kung gusto natin gumawa ng mabuti. Doon lang. But here, Christ is in us. Siya yung nagbibigay lakas sa atin to do good things sa ating kapwa o sa ating buhay. Siya yung nagiging lakas. Kaya nga tayo tinatanggal dyan sa law. Para ma-join tayo, we will be married to another. At sino yun na ikakasal sa atin, i-join sa atin? Si Christ. At siya yung kasakasama natin at siyang magbibigay latas para gumawa ng mabuti sa buhay natin. Amen? At ang kasunod nating reason para tayo maging makasalo natin sa Panginoon ay we thank God because we are crucified, buried, and raised with Christ. Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. Kailangan mamatay ang ating old self para meron tayong bagong buhay. Yeah, so we have a newness of life. Kailangan natin mamatay spiritually. Inisipin natin ang mamatay tayo physically. No, we will die. Sabi niyan, we have to die. We have to be crucified with Christ. As Christ has crucified, we have been crucified with Satan. That the body of Satan might be done away with. Kasi yung ating old self ay yung makasalanan. Now that we have Christ with us, we have the new heart para mabago lahat sa atin. Spiritually, mabago lahat sa atin. Bibigyan niya tayo ng bagong puso, bagong spirit na siyang magkukuman sa atin. Hindi ito dahil para siya na mismo ang magkocontrol sa atin, kundi union ito eh. Union with Christ and us. Kasi kung si Christ na ang mamando sa atin, hindi na, there is no freedom anymore. Si Christ na yung nagtatala. Parang na tayong robot doon. But it's the union. Ikaw pa rin kasi it's your body. What the Lord can do is to tell you that this is a good thing that you will do, that you must do. It's nasa iyo pa rin kung anong decision mo if you follow the shout of the Lord or if follow mo yung mind mo. Not the heart, sabi kasi ng iba na, it's the heart that's wicked na siyang nagsusulsul sa atin upang gumawa at hindi natin ito mapipigilan. No, we have already the new heart. But it's the mind. The mind na laging nagsasabi din yung mga karanasan natin na laging nag-iisip kung anong makakabuti sa sarili. But now that we have Christ in us, meron din nagsasabi na ito. At yun ang nasa sa atin yan kung sinong susunod. But we are in Christ. So, doon tayo sa susunod. Christ lives in me. Yes. We thank God because since we accept Him, He lives in us. Amen.
hindi siya malayo sa atin. If you remember, sa pinag-aralan namin sa Evangelism, Revelation 3:20, the Lord is knocking at the door. Ibuksan natin ito, ay papasok siya sa atin at kasama natin sa pagkain. At ang tinutukoy nga dito sa atin ng mga pastors ay ng mga evangelists ay yung heart natin, kung saan natin para sa ito. So, Christ lives in us. Amen. Do you believe that Christ lives in us? Amen. Amen. Hallelujah. He is not distant. Kung susukatin natin eh, one foot away lang. Because he is in our hearts. Hindi na kailangan natin siya tawagin pa. Lord, come down on us, on us. No, he's already there. Since we received him. And tayo yung lugar na tinatahanan niya. Kaya nga tinawag siyang Emmanuel doon sa Isaiah. He is the Emmanuel. Anong ibig sabihin ang Emmanuel? Napag-aralan natin sa man. God with us. Ito pala yung ibig sabihin ng God with us. Because God is in us always. And He will never leave us. He will never forsake us. We have the union. We have the union with Him. Amen. At sunod ay God as our Father. We are grateful na we have God as Father. In the old way, walang nabanggit ko na sila ay to pray sa Father. But here, sabi po, you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom you cry out, Abba, Father. Abba ay yung salita ko. Means papa or daddy or tatay. Si God ay natatawag natin. Madaling tawagin. Hindi tayo natatakot. Natatakot ba tayo na tumakot sa Panginoon? Dahil sa kasalanan. Kung kasala tayo kanina, takot pa ba tayo sa Panginoon? No. Amen. Hallelujah. At ganun kabait ang ating Ama na kung anong hihingi natin ay siyang ibibigay niya sa atin. Naalala ko yung na yung batang kulit si Jape. Kung ano ba? Maliit siya rin. Napakakulit na bata. Malikot. Nagtatakbo lagi. Galit na galit yung isang musician namin kasi may mga personal na siyang gamit sa na nakalagay dito at tatakot siyang baka maapakan, masagi, libo-libo real na yung kanyang tinundab doon. Kaya galit na sa kanya. Kung kami man ay medyo naririndi na rin sa kakulitan ng bata. Pero nung sabihin namin yung tatay, anong sabi yung tatay? O pasensya na yung bata yun. Diba? Kung nakikita natin na ganun kapatid yung tatay na doon sa anak mo, na tayo, na hindi natin anak yung love, inis na tayo.
Ginagalit na tayo at nais namin gawin ng tatay yung gusto natin gawin dun sa bata. Pero hindi nagagawa ng tatay. Sabi ng tatay, ano, pasensya na yun kasi bata yan. Ganun tayo babait pala sa atin. How much more yung tatay natin. Amen? Amen. Get na. Maraming salamat sa Panginoon that we can call Him Papa. Papa. God. Tatay God. Amen? Next is God's love is poured out within us. God's love is within us. Now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. Amen. Hanggang ngayon pa ay nag-aalala tayo kung sapat ba yung ating pagmamahal sa Diyos? O kontento na ba tayo na alam natin na mahal natin ang Diyos? Mahal ba natin ang Diyos? Amen. Gaano ka mahal? Gaano kalaki? Gaano kalaki? Mahirap sagutin ako. Dahil minsan, dinidisappoint natin ang Panginoon. Nadidisappoint natin ang Panginoon. Minsan, we fail the Lord. Marami naman tayong nagawa, nagsiserve sa Panginoon. Pero minsan, nag-fail pa rin tayo sa Panginoon. But God, sabi dito, He has poured out His love in our hearts by the Holy Spirit. Sabi ng Biblia, we have an incorruptible love. Tayo, meron tayong incorruptible love. We love because God loves us first. Amen. Nagagawa natin magmahal sa Panginoon, sa ating kapwa, kahit yung pinakamukulit na natin. Nagagawa pa rin natin mahalin dahil naibuhos na ng Panginoon yung kanyang love sa atin. At yun nga, hindi natin mapapantayan nga yung love ng Panginoon. Tayo ba, mahal ba natin? No. Hindi natin mapapantayan ang pag-ibig ng Panginoon. Siya lang yung, siya lang yung may title na love. God is love, di ba? Mababasa natin yan. God is love. Walang sinabi doon na Peter is love, Paul is love, Moses is love. Wala. God is love. Sa Kanya nang gagaling ang love. Kaya tayo na mahal dahil ang ating kapwa o ng Panginoon ay dahil He has poured out His love for us. Next is, we have a new heart and a new desire. Ito nga yung introduction ni Pastor that ng Friday. We are grateful to God because we have a new heart. Sabi niya, yes, it's true. Do you still believe na you have a wicked heart? Sabi ng Biblia kasi, you have a wicked heart. Sabi ni Solomon, the heart is deceitful. At sabi pa ni, sabi ng Psalms, change our hearts, O God.
keep on asking, change our hearts so that quoting Psalms. Now we already have the new heart. During the time that we are crucified, we died, we are buried, and we are raised by the Lord. We already have the newness of life. Everything is new. Body na hindi na nag-alone ng sin. At nandyan na yung bagong heart, bagong spirit. Everything is new sa atin. Amen. And we have new desires. Ano ba yung mga desires na? What has the Holy Spirit? What are the fruits of the Holy Spirit? If we believe that the Holy Spirit is in us, all good things comes from within us. Diba? May lalabas na mabuti. At yun ay nasa sa atin pa rin. Susundin natin yan. Because we still have that freedom to choose. But if you are full of love, you understand the gospel of grace, you have to choose. We will choose the promptings of our hearts, the new heart. Yun ang susundin natin. Amen? At another reason na maging grateful tayo sa Panginoon is because we have everlasting security in Christ. Amen? Therefore, He is also able to save to the uttermost those who come to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Sabi dyan, to the uttermost, sa ibang salin ay forever. Forever tayo saved sa Panginoon. Amen? Amen. We have that security in Christ. Since we are in Christ, truly in Christ. Amen? Dapat ito yung malaman natin. Sabi ni 1 John 5:13, sinulat ito upang malaman ninyo na meron kayo buhay na walang hanggan. And last ay we belong to each other. Si Paul ito, sabi sa Ephesians, I do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Sabi niya, I do not cease to give thanks for you. Meaning, lagi siyang nagpapasalamat sa iyo. Dito nga sa ano sa prayer meeting natin, as we pray to the right. Yung prayer ng katabi natin, pag-pray natin yung ating katabi. Kung sino man yung nakatapat sa atin, sa akin, ay sinasabi ko talaga, I thank you Lord na itong kapatid ko na to ay pinakilala mo sa akin. And I know that he or she will be a blessing to me dahil dito nga. Sa tamang panahon ay gagamitin ng Panginoon siya para sa as we continue to be Him. Amen. Yun ang lagi kong pinapanalangin sa tuwing nag-pray sa mga katabi ko. Yun ang ginagawa ni Paul. Na lagi siya magpapasalamat sa mga kapatid.
hindi naman sinabi dyan kung ano yung dahilan niya. Nagpapasalamat siya Dr. Sina. Naging thankful lang siya sa Panginoon na yun niya, naging kapatid niya sila. Sabi ko, I'm making mention of you in prayers, in my prayer. Sinasama pa niya sa kanyang mga panalangin. Ganyan din ang gagawin natin. Ang dapat natin gawin. Hindi lang dito na magpapanalangin tayo, but in our personal prayer time ay isasama natin yung ating mga kapatid sa prayer. Yun. Because we belong to each other. As brothers and sisters, we belong to each other. Amen? Amen. Hallelujah. The main idea ng message nito ay ang gratitude natin sa Panginoon ay huwag natin limit doon sa mga sa mga experience natin, sa mga nangyayari sa atin sa araw-araw, kundi through the help of the Holy Spirit within us, ay ipapaalala ng Holy Spirit sa atin all the good things, lalo na yung na narinig natin sa hapon na ito, na pwedeng maging fuel natin para maging grateful tayo sa ating Panginoon. Our gratitude is not limited to our daily experiences. Remember the good things God has done for us on the cross. Amen? Amen. And as a challenge, keep on reading, listening, and discovering the things to be grateful to God for. Amen. Lahat ng nabanggit dito, lahat ng narinig ninyo ay nakasulat po ito sa Biblia. Hindi lamang nagtatapos dito, kundi marami pa po tayo madidiscover. Lalo na sa New Covenant, marami pa tayo yung standing natin before God. Pag na-discover natin ito, isa na namang fuel ito para maging grateful tayo sa Panginoon. Amen? Yes. Hallelujah.